So hello guys, this is AD of AD Flex at tatalakayan natin ngayon kung paano mo gagamitin yung OBS Studio at gayon din yung WebEx by Cisco or Open Broadcast Software. So bago natin simulan yung video, naway kayong mag-subscribe sa ating channel, no? At para lagi kayong updated, click nyo na yung notification bell. At share nyo na rin to sa inyong mga Cisco friend, WebEx friends. At like nyo na rin yung video. At paminsan-minsan, nag-stream din ako sa YouTube, sa Twitch, o kaya sa Facebook. Kapag napadaan ka doon, may tanong ka, hindi sa OBS or WebEx, pwede natin pag-usapan. So, daanan na natin ang ating video. So, paano ba magagamit yung OBS Studio sa WebEx? Wait, no, kailangan may mga install ka pa. Sabi nga nila, prerequisite requirements. Lagi na lang mayroon ganyan. So, install mo yung OBS Studio, syempre. Kung ikaw ay Windows, Mac OS, o kaya Linux, install mo na siya sa kung ano ang meron kang OS. Sa WebEx naman, meron din siyang application, no? Desktop application. Pwede mong install din yun. Pwedeng hindi din naman kasi pwede, meron siyang rectang web din naman. So, bahala ka na kung ano ang trip mo sa buhay. Mamaya titignan natin yun kung paano natin magagamit yung web-based app niya. Web. So, ano ba yung kailangan mong install, no? Kasi hindi tayo gagamit ng NDI. So, install ka ng BP Audio Virtual Apps, yung BP Audio Software, Cable, at yun din yung Audio Monitor na plugin. So, nasa description naman yung mga links nila, no? Pwede nyo siyang puntahan. At bakit ba natin hindi gagamitin yung NDI? Kasi sa ngayon, meron tayong update yung OBS Studio 28. Meron siyang mga compatibility issue. At ang isang issue doon ay yung OBS NDI na plugin ay hindi pa siya compatible, no. So in progress pa siya, no. So habang hindi tayo makapaghintay, no, na magamit itong OBS para sa inyong mga video conferencing, gumawa tayo ng ibang paraan na pwede natin magamit yung OBS, no. So, una, tatalakayin natin paano mo ba mapapakita yung video mo. Siyempre, yung next is yung audio mo. Paano ka maririnig ng mga tao. So, kapag binuksan mo yung OBS, makikita mo agad, ay hindi yan. Yung ano, yung audio configuration wizard. Kaso naka-stop mo muna yung visual camera. Ito talagang operator natin eh. Uy, stop mo yan. Yan, pag stop niya, yan, pwede mo naman auto-configure. Yan, may magpa-front na message na ganyan. Kapag bagong install yung OBS sa'yo. So, ang gagawin mo yung virtual camera, no? At apply mo yung settings. So, wala ka nang gagawin sa settings pa. Yan na yun. Bahala na yung OBS doon. Ang gagawin mo na lang, set up mo yung mga scenes. So, yung mga scenes na yan, hindi mo yan makikita sa OBS. Ginawa ko na yan. So, yan yung mga pwede mong gawin na paraan din para maging maayos yung iyong presentation. So, hiniwalay ko yung audio and mic. Halimbawa, yung mga videos ko na gagamitin for presentation. Yung mga camera. At syempre, kung ano yun lang yung papakita natin yung live camera, tsaka mamaya magdadagdag tayo dyan. Dagdag natin yung live na walang camera. Ay hindi, de. Huwag yung no camera. Yung live na silence din, tsaka no camera. Silence. And silence. Or dapat muted. Ganun. Ibig sabihin yan, kunyari, picture lang makikita sa ayun mo. Gusto mo ilagay mo yung selfie mo, yan.
Isang selfie mo or something. Parang ano, picture doon sa video, ano mo, portrait mo. So yan ang pwede mong piliin kapag di ka magsasalita or wala kang represent. Pero kapag may represent ka, pwede yung live camera, yung camera lang. Or kapag may represent ka na video, yan, live, doon sa live. Napakadali. So, technique agad yan, no? Tinuro ko sa inyo, no? Malupit ang technique ng OBS Studio. So, paano mo mapapalabas yung video mo muna? Yung video. Pero syempre, kailangan mo na tayo mag-setup ng Cisco meeting, no? So, yan na. Na-setup niya na. Ang bilis niya, no? Kaso, tagal niyang kanina, eh. Pinost ko lang yung video. So, ngayon, ganyan yung meeting, no? Kailangan mo pa kapag mag-start ka ng meeting, kailangan mo ng account. Pero kapag mag-join ka lang naman, parang sa Zoom lang din, pwede ka na mag- kahit direkta, wala ka pa ng profile. Pwede na yun. Papasok tayo sa web app niya. Huwag tayo mag-install ng app. Join from your browser. Yan, si browser. Okay, palabas na, ano no, napit na yung ano. Nalabas na yung ano. So, tulad ng gawi, pipiliin natin OBS. OBS Virtual Camera. Oo nga, OBS Virtual Camera. Yun yung piliin. Yan, OBS Virtual Camera. Yan. Tapos, cable output. Lagi ha, sa mic ha, sa mic. Cable output. Ayan natin in-install yung BP audio software kanina. Allow mo yun, remember my decision. So since nakastop yung virtual camera natin, ang nakikita nating preview sa ating video is yung logo lang ng OBS. So alisin muna natin yun. Ang nakakainis lang dito, bawal mo baguhin yung microphone at speaker. Yung ko kung bakit. Bakit ganun? So, kahit itry ko dito, sinettings ko, ayaw pa rin niya. Bakit kaya? May bug, may bug. So, inalot. Ayaw. So, ano yan? Start. Stop mo muna yung video. So, wala pa nga tayong pinapakita. Di pa natin na start yung video. So, para may mapakita na tayo, start mo yung virtual camera. Okay, sige, punta ka sa live. Yan, para makatotohanan. Start mo yung virtual camera. At kapag bumunta tayo ng WebEx, ayan na, nagpapakita na yung effects. At nakapag-video camera. At kapag para naman sa ano mo settings mo no, cable output, basta cable output yung microphone, okay ka na dun. So paano mo naman i-set up para marinig ka ng iyong mga participants sa WebEx? So balik ka ng OBS, audio mic mo. Pag na-add mo na yung microphone mo na gagamitin, punta ka muna sa filters. Filters mo, boy. Yan. Tapos, add mo yung filter na audio monitor. Tapos, piliin mo cable input. Yun lang ang pipiliin mo. Tapos, yung link to deactivate from the main view. Sabihin, kapag di siya active, yung scene na merong microphone sources, nakamute yung mic mo. Yan. Ganun din, kapag may video ka na gagawin, dalawa nga lang ang gagawin mo. Yung isa para sa cable input, para marinig ng mga participants yung audio ng video mo. At yung audio monitor naman na isa ay para sa iyo kung gusto mong marinig siya ng sarili mo, ng ikaw. Uy, bakit baliktad yung video natin? Punta ka sa property settings mo.
tapos flip mo siya, flip. Flip boy. Yun. Diba? Para mas kitang-kita mo yung view mo. Ayan. So, tapos nyan ay filters, tapos yan, para sa isa. Kung ano yung kung saan mo gustong device na marinig siya. Kunyari sa speaker mo, kaya sa earphone mo, ganun. Ganun siya. So, ganun ang paggamit ng ating Cisco WebEx, no? Yan. Ano pang gagawin ko? Ano pang ginagawa mo? So, meron din palang plug-in yung ano, no? Filters yung ano, kung gusto mo ng may sound siya, no? So, ganun mag gumamit na ano, kung paano gamitin yung OBS Studio para sa WebEx by Cisco. No, at sana ay palagi kayong mag-like. Share nyo na rin tong video na to at see you guys on the next show. Bye-bye.